para sa unang simbahan sa ating paglalakbay sa Pilgrimage 2024 ng Divine Mercy Parish. Tayo ngayon ay nasa National Shrine of the Holy Face of Jesus dito po sa Anao, Nueva Ecija. Na nandito siya, meron siyang binalita na agad
na na-surprise na mo. Nakatakot hindi pwede nilagak dito yung banal na mukha ni Jesus. Siyempre kami, napaka-proud po namin. Kasi isang blessing po yun sa parokya namin. And then, nalaman ng diocese, nagpasya sila na gawin na si Shrine. Kaya po na kami naging Shrine. Pero kami po, diocesan Shrine pa lang. Kaya po kami nagpapapirma sa inyo para maging National Shrine po kami. Kasi pag naging National Shrine kami, pwede na kami lumibot kahit saan. Kaya kami po nagpo-promote sa social media, at so, pasalamat kami pag nagla-live si Father. At least po nalalaman ng mga tao na meron po kami relic na holidays. Dito po sa buong Pilipinas, marami pong holidays. Ang kaibahan lang po yung holidays namin, kung mapapansin ko ninyo, papasyanan ko mamaya. Nakamulat po siya. Yung iba po nakatikip. Yung nga po yung reason. Kasi yung holidays po namin, ang pagkakapaliwanag po ni Padre Puccinelli sa amin. Noon pong nabuhay si Jesus Christ, yung pinakamaliwanag na sinag na nanggaling po sa itaas, yun yung lumapat doon sa tela. Yung manipis na tela. Kung papansin po ninyo, nakamulat siya. Kasi yung pagkabuhay, pagmulat niya, yun yung tumatak doon sa tela. Kaya nakamulat po siya. So, kung makapapansin po ninyo, nung ginawa ko yung banal na mukha ni Jesus sa amin, ang paliwanag po nila, yung pong tela na ginamit yan is galing po sa mga lumot ng kadili noong mga panahon na yun. Kung, kaya napaka, ano po niya, napaka selan. Nasa manipis lang po siyang salamin, tapos panibabawan ng medyo makapal. Kaya hindi po siya pwede i-touch. Kasi masisira po yung tela. Kahit kami po, hindi namin pwede i-touch. Dito lang po kami sa labas. Kasi pag nagkaroon po yung ano, tela niya, masisira na po. Kaya makita po niyo yung banal na mukha namin dito, true ito po siya, hindi po siya katulad ng tela na pag tinignan mo sa harap, iba yung nasa likod. Yung sa amin po, true ito po siya. Kung ano yung nasa harap, ganun din po yung nasa likod. Yun po yung miracle na nangyari doon sa banal na mukha ni Jesus. Kaya po, ikakatikais po namin kayo mamaya, may prayer pa po ba kayo? So, pagkatapos po ng prayer, then sabihin lang po ninyo, inulimot pa namin kayo dito sa buong parokya. Pwede mo natin kung may mas alam yung dentist kayo. Mamaya po sa ano, sa pinagpipirmahan, kung ilan lang po persons, kung nga, sa pagkakas po yung pipirma, kung ilan po kayo persons, counted na po yun. Ganun po. Salamat po sa pagbisita at ang pwede po. Kayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ang nanalangin upang samahan si Kristo at pasalamatan ang katangtangan at dalisay na regalo ng kanyang sarisay o kastiyan. Sa banal na pagkatagay ito, isama natin ang aking panalangin sa lahat-lahat ng kamalarihan sa buong mundo upang sila ay mapuspos ng tunay ng pagmamahal sa Eucharistia na ipinagkatiwala sa kanilang mga kamay. Ipalangin din natin ang lahat ng mga tao na nalalangin sa Diyos ng Awa upang sa banal sakramento sila ay makasumpong ng init ng pag-ibig at lakas ng pananampalataya. Bilang mga anak ng Diyos, ng Diyos Ama, narapat lamang na tayo ay magdilay at tumba sa tuwi na katawan ni Jesus sa anyong tinapay. Marami pa rin ang ayaw kumilala sa kanyang kapangyarihan ng Diyos ni Kristo at ang mabuting balita na ligtas tanan. Hilingin natin kay Jesus na ipagkaloob sa daigdigan ang tunay na kapayapaan at kasaganaan na nagmumula lamang sa Kanya. Ebanghelyo. Juan, kabanata 22,
talata siya hanggang 13. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Idinadalangin ko sila, hindi ang sandibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat sila'y iyo, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sandibutan, ngunit nasa sandibutan pa sila." Amang banal, ingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ang iyong pangalan. Pangalan ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Paano tayo'y iisa? Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang mapapahamak liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan. Upang matupad ang kasulatan, ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo. Sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpapakasakit ni Kristo, panatagin mo ako.
Jesucristo, anak mo. Ipinanganak ang mga kapatid,